Okay mga idol, magandang gabi sa atin lahat. Welcome or welcome back again to my channel. Ngayon kung bago ka lang napapadpad sa aking munting channel, please like, subscribe, and then i-hit nyo na rin yung notification bell para palagi kayong updated kapag may mga bago akong video na i-upload mga idol. So ngayon mga idol, for today's vlog, bali nakahiligan ko na naman mag-aquarium. So, mag-set up tayo ngayon ng aquarium mga idol. Kumbaga, ano lang muna, practice lang muna mga idol. Bali, bumili po ako ng aquarium na 20 gallons. And then yung lahat ng kailangan, nabili ko na. So, ngayong gabing to, isi-set up na natin para kinabukasan, bibili na akong isda. And then, ilalagay ko na lang yung isda. So, kailangan ipiprepare na natin ngayong gabi yung aquarium, mga idol. Okay, mga idol, samahan nyo ako. A few moments later. So, ayan na yung aquarium, mga idol. Although, hindi ko binili yan eh. Sa kumpare ko yan, nakapitbahay namin. Dati niyang aquarium, then nag-upgrade siya. Bali, bumili siya ng malaki, 60 gallons ata yung binili niya. Nung nabalitaan niya na may balak akong mag-aquarium din, mag-alaga ng isda, bali, hindi na siya nagdadalawang isip na ibigay sa akin. Buti na lang, ang bait ng kumpare ko, kaya maraming salamat sa iyo, pare. Pati yung mga gamit, yung ibang mga gamit, mga idol, binigay na rin niya sa akin. Kumbaga, hindi na ako bumili. Ito, hindi ko na binili ito. Ito. Ito yung parang ano ng bubbles at saka kasama na rin yung water pump siguro nito. Yan. Yung pang ano ng oxygen para magkaroon ng oxygen yung aquarium. Yan. Tapos, ang kasamang binigay niya, ito, itong hose saka itong mga palamuti. Ito. Yan yung binigay niya mga idol. Yan, saka itong design. Ito. Ito is set up natin to. Ihanapan natin ng magandang lugar, magandang pagkakabitan yan kung saan napabagay. Tapos ang binili ko na lang mga idol, ito, bumili ako nito. Ano to siya, yung may ilaw, iba-ibang ilaw, and then may bubbles din siya. Ito yung kabitan ng ano, ito yung kabitan ng hose, ng hangin. Tapos ito, may mga butas to dito. Yan, may mga butas yan dyan para makakaroon siya ng bubbles. Ano to, waterproof to. Kaya sa ilalim natin to ilalagay dyan, ilalim. Tapos bumili na rin ako ng lava na ano, porous ring. Itong porous ring, ano to siya, mga idol, kumbaga dito mamamahay yung good bacteria. Yan, itong lava porous ring or ano, bacterial stone. Yan, ito yung lava. Tapos dalawang klase ang binili ko mga idol, itong isa, parehas rin lang to. Kaso hindi siya lava. Porous ring pa rin. Yan. So ilalagay natin 'yan. Bali, gumawa kasi ako ng filter ko, yung sa akin mismo na design mga idol. Ito, ako nang gumawa nito. Sayang hindi ko na videohan 'yan eh nung ginawa ko. Yan. Ito, itong ano, lagayan ng hose na papunta dun sa tubig ng aquarium, tapos sisipsipin, lalabas dito, lalagyan ko siya ng filter. Ito yung filter mga idol. Yan. So ilalagay ko siya dyan. Yan, paglabas ng tubig, mapifilter dito yung mga dumi. Tapos, kaya may mga butas-butas yan na dinisign ko rin para yung tubig diretso doon, tapos may mga bato. Ano din yan, yung mga bato na yan, pagbabahayan din ng good bacteria yan. Yung mga bato na yan. So, diretso dyan. Tapos, naglagay ako ng butas rito para yung pagka na napuno, diretso, tatapon dito yung tubig. Tapos, dito na yung bacterial stone or porous ring.
Diyan ko ilagay. Yan, dalawang yan. Yan. So, pagka ano ng tubig dito, tapos mapifilter siya, mapifilter yung tubig dun sa porous ring na ginawa natin, tapos tatapon siya dito, tapos dito rin mapifilter sa porous ring, tapos dito lulusot yung tubig pabalik dun sa aquarium. Yan, bali design ko lang yan mga idol, ako lang gumawa niyan nung nakaraang linggo ko yung ginawa. Tapos bumili din ako ng isang water pump mga idol. Yan, sa Lazada ko binili. Yan, dumating na rin. Yan. So, i-unbox natin to mamaya. Tapos, bumili din ako ng yung pang ano, panglinis. Yung magnetic brush. Para sa aquarium, para hindi na natin pag naglinis, ito na lang gagamitin. Magnetic yan siya, mga idol. Yan. Hindi ko rin alam yan gagamitin. Bali, pag-aralan natin mamaya pagka na-set up na yung ano, yung aquarium natin. So, yan lang. Ah, bumili pa rin ako ng ano pala. Ito yung panghalo sa tubig para mawala yung ano, para mawala yung chlorine. Kasi yung tubig ripo natin, mga idol, may halong chlorine yan eh. So, kapag kailagay natin yung isda dyan, may posibilidad o may tendency na mamatay yung isda dahil sa chlorine. So, bumili ako nito. Chlorine remover. Yan. Agua Gold Chlorine Remover. So, ang ano daw nito, ang katumbas sa isang kutsara, 10 gallons daw yun. So, 20 gallons yung aquarium natin. Bali, dalawang kutsarang ilalagay natin mamaya nyan. Tapos, tubig. So, tapos yung filter nga, bumili din akong filter. Ito malaki to, nandun sa ano. Tinabas ko lang para pagka napuno to, hindi kasi washable to eh. Kumbaga pagkagamit, pagka napuno, ano na, tatapon na. So malaki naman tong nabili kong to. Balik ko kunin natin, pakita rin natin mga idol. Ito yun mga idol. Ito yung filter na nabili ko. Mura lang yan, 85 lang yan. Isang ano na. So maraming gamitan na yan. Ayan. Laki yan. Ayan. Di ko alam kung ilang araw tong isang ganito na tinabas ko, kung ilang araw to. Sabi kasi ng kasamahan ko, babantayan lagi ito kasi pagka napuno na ng dumi, magbabara, matatapon yung tubig sa labas. So may posibilidad na maubos yung tubig sa aquarium natin kapag hindi nabantayan to. Kapag nagbara. So, yan lang kailangan. Bantayan natin ng ano, palagi. Tapos, so, okay na mga idol. Ito pa pala. Ito. Ito pang ano sa ipot-ipot ng isda. Binigay din na ng kumpare ko yan. Yan, pang sip-sip pag naglinis. Tsaka itong pang sala. Pang ano sa isda kung sakali man tatanggalin natin yung isda. Tapos ito mga idol, malaking tulong to yung porous ring. Kasi ang porous ring, sa nabanggit ko kanina, dito mamamahay yung good bacteria na siyang lalaban sa bad bacteria sa ano natin, sa aquarium natin. So mayroon kasing bad bacteria na yan dahil sa mga ipot, sa mga tai-tai ng isda, yun na yung magkakaroon ng bad bacteria, yun yung tinatawag na ammonia. So kailangan nating gumawa ng good bacteria para labanan yun, para hindi mamatay yung isda natin, at saka yung tubig hindi kaagad-agad lalabo. Yan, ang dahilan sa paglabo ng tubig, mabilis malabo yung tubig, walang pumapatay doon sa bad bacteria. So ito yung gamit ng porous ring. Yan, kumbaga gagawa siya ng good bacteria para lumaban doon sa bad bacteria. Okay mga idol, isi-set up natin. Medyo gabi na. Para bukas, naka-ready na siya. Pagka makabili na ako ng isda, ilalagay na natin yung isda. A few moments later. Okay mga idol. So ito munang unahin natin i-set up. Hanapan natin ng magandang pwesto to. So meron siyang pandikit sa salamin para dumikit siya. Siguro dito sa gilid, mas maganda siya sa pagka-gilid na gilid. Ganyan siguro.
Tatry natin sa gilid. Ito anuhan kasi ng hangin to eh, para magkaroon ng bubbles. Kita mo ba ang balloon? Matatanggal. Kailangan siguro basain. Mga kailangan ng tubig. Para mag-vacuum. Dumidikit to ba yan? Ah? Eh. Marunong din ah. Nakutuklap ah. Tapos ito yung hose pala. Para doon sa ano natin ito. Ito yung ilaw. Yung ilaw na doon. So, ito na siguro pag gitna. Wala ko pala itong hose dito. Lagay na natin itong may ginawa natin ano, filter.
Nagayon natin tong puro string na to. So, yung laba rin lang muna ilagay natin. Kita niyan, may butas-butas na maliliit. Sabi ng iba, diyan daw magtatago yung good bacteria na yan. Yan. Yan, may mga butas-butas na maliliit. Tapos itong isa, four string din yan, ibang kulay, white.
Although ang in-order ko pink, pero ang dumating white. Pero okay lang ito. Parehas lang naman sila. Kulay lang ang diferensya. So, dito natin nilagay sa isang ano. Marami pala tong white, kaya ito na lang muna yung isang balot hindi natin ilagay kasi medyo marami pala yung white. Yan, at saka kailangan itong force ring natin palagi siyang nababasa ng tubig, kasi pag hindi siya nababasa, hindi siya natatamaan ng tubig, hindi mabubuhay o hindi siya makagawa ng good bacteria. So kailangan palagi siyang natatamaan ng tubig na nanggagaling sa aquarium. May higupin naman dito sa pump natin. Yan. Mamaya mga idol, itatry na natin to kung okay ba talaga. So itong isa hindi natin ilagay kasi marami na. Wala akong tubig. So, ito na tubig. Tatry lang natin mga idol kung gagana yung ginawa natin. Nalinis naman na yan. Nilinis lang yung commander yan. So, 2 gallon lang muna. Tatry lang naman natin. Tingnan natin kung gagana ba talaga yung ginawa natin ano, filter. Hindi dumikit yung ilaw. Tayo dyan. Lumutang. Yung bubbles ng ilaw, hindi pa yan gagana mga idol kasi wala pang hose na maliit. Bibintan ko pa siya. So try lang natin siya. Hanggang gagana. So, testing lang muna yan, mga idol. Wala pang bubbles yan eh. Kung nandoon pa lang, sa water pump pa lang. Pangkulang ang butas ko ah. Buti na.
Yan ang mga idol, oh. Lumipat na yung tubig. Yan, tapos lilipat siya dito. Pagka napuno, babagsak yung tubig dito uli sa aquarium. Okay, yung ginawa natin. Gumagana. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Lumipat na siya dito. Tapos, bagsak yung tubig dito. Wow! Ayos. Ayos, mga idol. Circulate na siya. Kaso dito may tagas. Yun lang. Kaya mga idol, oh. Yan yung ginawa ko. Yan. Wow! Ako lang gumawa niyan. Tapos lumipat yung tubig dito. Napifilter yung tubig dito. Yan. Tapos lilipat siya. Okay. Yung first ring, yung porous ring natin, palagi siyang naano ng tubig, puno siya. Hindi siya nawawala kasi pag natutuyuan ng tubig 'yan, useless, mamamatay lang yung good bacteria na magagawa ng porous ring na yung lalaban sa ammonia, yung bad bacteria. Tapos pagdating dito, puno din siya ng tubig 'yan, mga idol. Nakababad pa rin siya ng tubig. Tapos nilagyan ko siya ng yan, maliit na bilog na tubo para yung tubig pupunta, babagsak dito sa ilalim. Yan. Yan siya. So, circulate lang siya, mga idol. So far, okay yung ginawa natin. Ito lang, medyo palpak. Yan. Tumagas yung tubig. Yan. So, kailangan ko pang i-repair yan bukas. Ano? Lalagyan ko ng sealant yan. Yan lang naman. Yan. Pero lang tutuusin, okay na yun. Pero maganda yung walang tagas talaga. Kaya kagaya dito, walang mga tagas ko. Walang tagas yan. Yan. Yan, walang tagas yan. Yun kasi, pagdating ko kanina, bumuka yun eh. Dahil siguro sa init. Kaya ni-repair ko yung doon na side, ni-repair ko yun. So, hindi na siya maano. Pero, so far, okay. Ayan, napifilter yung tubig. Tatakbo siya dito sa isang lava ring natin or porous ring. Tapos, lilipat siya dito. Tapos, babagsak na naman siya doon pabalik. So, malinis na yung tubig pag bagsak niya pabalik. Ayan, mga idol. So, yung ilaw naman natin, mga idol, na nabili. Ayan. Ayan, wala pa siyang baabol niyan kasi wala pa siyang baabol. Kasi hindi pa ako nakabili ng hose na maliit. Ayan. Ayan o. Yung ganitong hose. Wala pa ako. Bibili pa ako ng ganitong hose. Bukas. Kasama sa isda. So, okay mga idol. Bukas uli. So, pinaprepare ko lang yan. Tsaka sinubukan ko yung filter na ginagawa ko. Kung okay ba siya. Yan. Tapos, bukas na natin ito ilagay. Pwede eh. Pwede ilagay natin ito kahit saan naman ito eh. Design naman yun eh.
tatayo yan pagka marami ng tubig. Saka ito yung air pump naman to para doon sa bubble natin, mga idol, doon sa ilaw. Ito yung binili ko. Ayan. So i-unbox natin siya. Titingnan natin. So i-unbox natin to, mga idol. Ito yung air pump para doon sa bubble. So hindi natin matatry ito ngayon kasi wala pa akong hose bukas pa bibilhin. Kalimutan kong bumili ng hose. Ayan mga idol. Air pump. Aquarium air pump. Ayan. Para dun po sa ilaw na may bubbles kasama. Dalawa siya. So isa lang gagamit, magagamit natin yung para doon, doon sa ilaw na yun. Dito natin kakabit yung hose. Tapos doon sa kabitan ng bubble sa ilaw. So, ito lang. Ito lang yung in order ko, mga idol. Yan. Patay, papatong lang naman ito sa likod eh. So ang kulang, mga idol, isda na lang talaga ang kulang nito. Okay mga idol, bukas uli, tatapusin natin bukas pagka nakabili na ako ng isda. Okay, bye bye. A few moments later. Okay mga idol, kakarating ko lang, galing ako ng ano, pit shop. Namili ako ng isda, hindi ko na lang binidyuhan kasi malakas ang ulan kanina nung umalis ako. Basang basa pa nga yung damit ko, yung shirt pan mo basa. Nagpaano na lang ako sa ulan. Eh, nahabol ko kasi gawa ng hanggang alas 3 lang yung pit shop, magsara. Kaya kahit na ulan, talagang minotor ko na. Bali, ang binili ko lang na ano mga idol, apat na klase lang. Bumili ako ng goldfish. Koi pala to, koi. Yan, dalawang koi. Yan. 130 ang isa mga idol. Yan, koi. Tapos, bumili ako ng goldfish na maliliit kasi gusto ko ako ang magpapalaki. Yung koi kasi ganyan, yan lang pinakamaliit, wala na sila. Malalaki na yung iba. Ito yung goldfish mga idol. Yan, 3.20 naman to ang isa. Maliliit pa. Tapos, bumili ako rin ng angel. Ito daw ang tinatawag na angel. Yan. Dalawa. Yan naman ay 55 ang isa. Yung angel na yan. Tapos, molly. Ito daw yung tinatawag na molly. Yan, maliliit. Yan. 15 ang isa niyan. Yung molly na yan. So okay mga idol, ilalagay na natin sa aquarium. Yan, silipin pala natin yung aquarium na nasitap ko na.
Yan. Yan na yung sinet up kong aquarium, mga idol. Oh. Yan yung filter na customize ko. Yan, gumagana na siya. Tapos, yan. Eh, since kaninang umaga, wala pang laman, nanghiram muna kami ng koi sa kapitbahay sa kumpare namin, dalawa. Ah, koi goldfish para magkakaroon ng laman. Yan, yan, dalawa. Yan. Babalik din namin yan mamaya. Yan. Okay mga idol, yan na natin. Lalagay na natin. Okay mga idol, yung koi muna ang isali natin. Tapos sunod natin yung goldfish. Yan na, ang dami ng laman. Masaya na sila. Oh, ano yan? Maliliit na yan. Goldfish. Tapos, isunod natin si Molly. So, si Molly, maliliit pa lang. Hindi naman daw kakainin ng koi ito eh. Hindi naman daw carnivorous yung koi. Okay lang daw. Bibili na sila. Tapos, sunod natin si Angel. Mga idol, yan. Si Angel. Dalawa. So, okay na mga idol. Yan na sila. Sisilipin na natin. Lapitan natin sila mga idol. Yan. Nasaan yung flakes mo? Tapos tinanong ko mga idol kung anong pinapakain nila. Flakes daw yung pinapakain nila kaya bumili lang muna ako ng 10 piraso. So, ito na lang daw muna. Tatry ko lang mga idol, kapag hindi nila kinakain, papalitan ko ng pellet. Mamaya nila pagdating nila. Kainin natin, baka gutom sila sa biyahe. Oo, kasi kakabila. Alis si Chabu kasi. Tatagalan na naman ako. Ang kinakain na, oh. Ay, balik mo na yung isda ni Chad. Hindi mo pa yung dalawa na sa ulan? Hindi mo na nila. Mami, isda. Bumili nga siya, di ba? Umalis siya. Umalis siya. Galing dyan sa, ano? Pasita. Pasita. Sarado yung kalindula. Ito yung kinakain daw nila eh. Flakes. O, ganyan yung kailin. Maliliit. Ha? Maliliit pa. Yan, pinagkakaguluhan nila yung pagkain. Yung flakes.
Talaga ganyan ang pinakialaman niya. Na ganun po. Yun yung nakakatakot dyan. Dapat ganyan talagang pinapra-practice mo. Kasi yan, pag nabitawan mo yan, naiikot mo, mamatay yan. Kasi may paayan, may isa paayan eh, yung kasi kamay lahat eh. Wala na rin, Te? Oo. Ah, wala na rin. Sorry, Sarah. Magpailangan na lang po, Sarah. Ako na lang, Sarah. Sorry, sorry, Sarah. Ayan, pantanggal stress yan, mga idol. Papalakihin natin sila. Saya, hindi ako nakabili ng hose eh. Para dun sa ano? Wala akong hose yun. Sa bubbles? Sa hardware, wala rin akong na ano eh. Hindi, ito pala. Dito kasi po muna yung dulo para bago mo patuloy dito. Sukatin mo na kung kasya para maliit nga. Asan yung ano? Yung isa ko na binaklas. Alin? Yung ganyan overlay ko. Nabigay ba dito yun? O hindi? Ay, lumapaw na nga siya. Kung pala bilhin mo eh. Ay, kaya ba? Oh, koi, goldfish, angel at saka muli. Yan, ito yung angel. Yan o, oh, sinasabi ko sa yung dalawa. Ay, oo, oh, yung triangle. Mayroong kulay yellow kaso wala silang maliliit. Uy, umapaw na. Ay, mga idol, umapaw. Ilan ba lang tayo ang filter? Ilan binili mo, kuya? 100 na ano, tatlong tigbainte. Uy! Kaharap ka dyan. Ay, sorry. Edit mo na lang. Hindi ka napansin. Edit mo yun. Hindi lang. Tangin na, huwag nakipakimukha ko eh. Ngayon. Magkano yung ngayon ang malapad? Alin? Pwede tayo yung isama? Angel. Angel? 55. 260 yung isang malaki. Ano? Yung malaking angel. Yung kulay yellow at saka ganyan, ang maganda, wala sila maliliit. May koi ka na, o. Gusto ko nga ang koi na maliliit lang, red eh. Palalakihin ko sana, eh. Nakita mo red cap doon? Oo, oo. Malalaki naman. Lalikot yung dito. Lalikot yung koi na iso. Ay, umuwi na kayo sa bahay. Dalawa. Oh, sunduin mo na lang. Hindi mo na alam kung ulit. Umuwi na kayo. Nasaan? Nasaan na yun? Ilala ko yun. Ayun ito, oh. Oo. Oh. Malaki. Tsaka yan. Okay, sunduin mo na lang. Hindi. Doon ha. Wow. Ito yung angel. Nasaan yung ano yung isang binaklas? O, kaya dyan eh. Siya pang binaklas. Nandiyan lahat. Hindi, ito yun. Yung itim na pang overhead. May hose yun. Itim na pang overhead. Ay, yung ano, yung pump? Ito. Ay, yan na pala yun. Ayun yung na kukuha siya ng hangin, di ba? Oo, oh, yan na nga pala yun. Iisip ko yun yung ikakalit yun. Sabi ko sa'yo, kasi yung kay parin rating yun. 4mm kasi yun. Pero pwede sigurong lusawin to? Hindi, ano? Ano siya? Sunog. Ay, makapal pala ito.
Manipis lagi. Wala po eh. Ang kapit dun sa ano eh. Ang importante lang naman ito, may ipasok yung pinakadulo eh. Binitim mo yung dulo. Okay mga idol, yan na yung pinaka-setup ng aquarium natin. Yan. So papakainin na namin yung ano. Flicks lang muna yung pinapakain ko. Kasi yun ang pinapakain nung ano sa pet shop para hindi maninibago. Diba, ang ganda tingnan paggabi. Kaunti lang ha, huwag damihan kasi okay. Hindi nila mauubos, masisira, malalasin sila dyan. They will poop later. Where is the poop? Later. No, this one is eating fast. Yeah. The small will grow big when they eat many. There's one there! Look at this, so many together! Someone's eating many in mine! Someone's eating a little bit. Look at this! Look at this, they're together! Bakit? Oh, this is great! This one, what kind of food? Hindi, saka na pag naglinis. Find the food! It's your food! But it's not eating. So ganyan yung aquarium natin paggabi mga idol. Meron siyang ilaw. Yan. Ang bili ko ng ilaw na yan nasa 300 plus 350 kasama na shipping fee. Sa Lazada ko pa rin yan binili mga idol. So, hanggang dito na lang muna tayo mga idol. Bye-bye.